naranasan nyo na ba yung hindi nyo masagutan yung problem nyo sa exam, pero alam nyo namang tinuro sa inyo ito at na-review nyo naman? Yung parang familiar naman yung problem, pero kahit anong isip mo, parang hindi mo alam paano isolve. Personally, hindi ko na mabilang kung ilang beses ito nangyari sa akin as a student. Lalo na kapag math or physics, yung maraming solving, parang gets ko naman yung problem pero hindi ko lang talaga ma-figure out paano sagutan. May times na may isip kong parang nakita ko naman yun sa lecture, hindi ko lang maalala paano sinolve. Paano ba naman kasi hindi ko rin nasubukang isolve dahil binasa o pinanood ko lang kung paano gawin. Sometimes we may feel that reading modules or watching lectures is enough for us to study, pero learning can sometimes require practice para ma-master at talagang maintindihan natin. Ang pag-take ng test ay hindi lang basehan ng talino at galing natin. Just like any other skill, syempre importante pa rin ang effort natin sa pag-practice at pag-master ng mga lessons natin, especially pagdating sa mga subjects na may solving at computation. Maaaring ito ang dahilan kung bakit minsan pakiramdam natin parang hindi natin maintindihan ng mga exams natin kahit alam naman natin yung lesson o nag-aral naman tayong maigi. Kaya ang tip ko sa inyo, huwag niyong kalimutan mag-practice. Kung mapapansin nyo, madalas nagbibigay ang teachers ng practice exercises dahil ito talaga ang chance yung masubukan ng iba't ibang klaseng problems at maranasan kung paano sila isolve on your own. Pero bukod sa binibigay ng teachers nyo, pwede rin kayo mag-try ng exercises sa mga textbooks o kaya naman maghanap ng similar problems sa internet. Ang pag-practice ay magiging pagkakataon yung makita kung saan kayo pwedeng magkamali at makorrect ang common errors or misconceptions nyo. Sa ganito, pagdating sa exam mismo, maiiwasan nyo na ang ganung mga pagkakamali. In addition to this, matututo tayong maging analytical dahil tinatrain natin ang ating sarili na mag-solve ng problems by applying what we know. By making sure na hindi tayo lagi nakadepende sa solutions na nakikita natin, nasasanay rin tayo maging independent pagdating sa pag-aaral. Kaya next time na bigyan kayo ng practice exercises, huwag niyong kalimutan gawin ang mga ito. Pagdating sa exam day niyo, sure akong makikita niyo kung gaano kalaki ang difference na nagagawa nito. Ako si Lisa ng InvestEd Philippines, kasama mo sa paglaban.